Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, pangalawang araw sa panahon ng Kwaresma. At binibigyan tayo ng ating mga pagbasa kung paano dapat natin isabuhay ang panahon ng Kwaresma o ang hamon ng Kwaresma sa buhay pananampalataya natin. Mga kapatid, sa ating unang pagbasa, napakinggan po natin sa aklat ng Deuteronomio ang tagpo ng mga Israelita bago sila pumasok sa lupang pangako. At ano ang patuloy na paalala sa kanila na dapat sa kanilang buhay laging piliin ang Diyos. At sa pagpili ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng pagpapala, grasya at biyaya. Mga kapatid, sa buhay natin, araw-araw po tayong humaharap sa pagpili. Pagising pa lamang ng umaga, nag-iisip na tayo kung ano ang gagawin natin. Babangon ba ako o matutulog ako? Maghahanap buhay pa ako o hindi na lang ako papasok? Sa estudyante, mag-aaral ba ako o hindi na lang ako papasok na eskwelahan? Patuloy tayong gumagawa ng pagpili. At mga kapatid, ito yung kakayanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung kalayaan na pumili. Pero mga kapatid, paano ba natin ginagampanan ang ating pagpili araw-araw? Madalas kapag tayo ay pumipili, ang pinipili natin yung tama at nakakabuti para sa atin. Pero meron din mga pagkakataon na nagkakamali tayo ng pili. At kapag tayo ay nagkakamali ng pili, ano ang nangyayari sa buhay natin? Pumapalya, pumapalpak. Pero mga kapatid, ang paalala sa atin ng Diyos na sa mga oras na tayo ay pumipili, ang pagpili natin sa Diyos ay nagkakaloob ng pagpapala at biyaya. Kapag tayo ay nagkakasala, tila may mga pagkakataon na lumalayo ang grasya ng Diyos. Kapag tayo ay tumatalikod sa Diyos, lumalayo ang grasya at pagpapala ng Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, sa araw na ito, sa panahon ng Kwaresma, huwag sana nating kalimutang piliin lagi ang Diyos. Alam niyo po kahapon, nakakatuwa po, no? Dahil ang lahat ng misa sa lahat ng simbahan, punong-puno. Tila para ang lahat ng tao excited magpapahid ng abo. Pero ang tanong ko lamang ho, hanggang kailan? Baka magaling lang tayo sa simula. Pero baka sa mga susunod na araw, ang sinimula natin, hindi natin magampanan. Bakit? Baka sa simula lang natin piliin ang Diyos, pero sa mga susunod na araw, bumalik tayo sa pagkalimot sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan ang grasyang hilingin natin sa Panginoon. Na ngayong panahon ng Kwaresma, sana sa ating buhay araw-araw, ang piliin natin ay ang Diyos. At sa pagpili natin sa Diyos, ang mabuti, ang tama, ang ating pinipili sa ating buhay. Pangalawang bagay, mga kapatid. Sa ating ebanghelyo, may paalala ang Panginoon na sa kanyang buhay, ito ay hindi magiging madali. Siya ay magbabata ng krus, magpapakasakit, at mamamatay. Kaya ano ang hamon sa atin ni Jesus? Kung sino man ang gustong sumunod sa kanya,
limutin ang sarili, pasanin ang krus. Mga kapatid, sa buhay natin bilang Kristiyano, ang krus ay mahalaga. Hindi tayo matatawag na Kristiyano kung hindi tayo marunong magpasa ng krus. Hindi tayo matatawag na Kristiyano kung ayaw natin ang krus. Dahil ang krus ay hindi lamang po simbolo ng pagpapakahirap, hindi lamang po simbolo ng problema. Bagkos ano ang simbolo ng krus? Pag-ibig. At ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano, marunong kang magpasa ng krus dahil marunong kang umibig. Dahil oras na sinabi mong ayaw mo nang magpasa ng krus, para mo na rin sinabing ayaw mo nang magmahal. Kaya nga mga kapatid, kung mabigat man ang krus na pasan-pasan natin sa ating buhay, ano ang panawagan sa atin? Kailangang may katulong tayo sa pagpasa ng krus. At sino ang pinakataong pwedeng tumulong sa ating magpasa ng krus? Walang iba kundi ang taong nakapako sa krus. Sino ito? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa mga oras na gusto na nating bitawan ng krus, sa mga oras na ayaw, binabaliwala na natin ang pagpasa ng krus, paalala sa atin, humiling tayo ng tulong. At sino ang pinakatutulong sa atin? Si Jesus, ang mahal na pong Jesus Nazareno, nakapako at kasama nating papasan sa krus. Ibig sabihin mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma ay panahon ng pagpapasan ng krus. At kung ito ay panahon ng pagpapasan ng krus, ito din ay panahon ng pagmamahal, pag-ibig, hindi lamang ng Diyos para sa atin, kundi ang kakayanan din nating umibig sa iba. Dalawang bagay, mga kapatid, piliin natin ang Diyos araw-araw. Piliin natin ang Diyos sa bawat minuto ng ating buhay. At sa pagpili natin sa Diyos, pasanin natin ang krus. At ang pagpasan ng krus ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos, hindi lamang para sa atin, kundi ang kakayanan din nating umibig para sa iba.